So magandang hapon, nandito tayo ngayon sa Ikagay, Libertad, Antique. Kausap natin ang pamilya ni Ike Lionel Alminiana, no? 8 years old. 8 years old na hindi na mayroon siyang sakit na kidney. So tanungin natin yung kanyang kapatid kayo ni Ike Lionel, ma'am. Sige, tanungin natin kung pwede mo ba may kwento sa amin kung ano ba talaga ang kalagayan ni Ike Lionel. Hi po, ako nga pala yung kapatid ni Ike Lionel. Yung kapatid ko po nahiram sa sakit na kidney. Yung pinag-abot po namin sa doktor noong January 17, ngayon 2019. Tapos bumalik po sila ng April. Tapos yun po, hanggang ngayon, bumalik na naman yung sakit. Nahihirapan na po kami dahil sa gamot. Nahihirapan. Walang trabaho yung nanay ko at tatay. Pambili ng gamot niya. Tapos si tatay kasi mangingisda lang. Tapos yung nanay ko, dito lang naman sa bahay. Tapos yan, umiiga na lang siya habang lumalaki yung katawan niya. Tapos yung itlog niya po, lumalaki din po. O yung dun sa itlog niya, nakita talaga natin yung, alam mo yung ano, yung i-compare siguro sa isang parang mug, no? Parang baso na kalaki yung itlog niya. Baso na tintimplahan natin ng kape. Ganun na kalaki yung itlog ni Ike Lionel. Maliban doon, lumalaki pa yung kanyang tiyan. Anong sabi ng doktor? Anong gamot? Mahal ba yung gamot na binibili na para kay Ike? Or mahal din po. So, ano ma'am, kaya nga nakita ko, tinag doon sa Facebook ko na nangailangan ng tulong. So, ma'am, baka may mga kakilala kayo, mga kamag-anak, kaibigan na gustong panawagan ka bago natin puntahan si Ike Lionel para makita talaga yung totoong kalagayan niya. Hi po, umingi po kami sa buong pamilya ko, lalo na sa mga kaibigan ko man lang, na kung pwede makahingi ng tulong sa inyo, kitang buong puso nyo, bigyan nyo po kami ng tulong para sa kapatid ko. Yun lang po. Maraming salamat. So, itong tabahay din nila, halos tagilid na ito, no? Nakatagilid na. No? Wala rin silang pampaayos ng kanilang bahay. At sira-sira na yung kanilang sitwasyon din. No? Anong pinagkukunan ng hanap buhay ng nanay at tatay mo, ma'am? Tatay ko po, mangingista lamang po. Tapos yung nanay ko, nandito lang po sa bahay, nag-aalaga ng mga kapatid ko. Ano lang po. So, dahil sa Facebook na tinag kahapon, marami yung gustong magpaabot ng tulong. So, kaya personal ko talagang pinuntahan din yung lugar nila dito sa Ikagay, Libertad Antique, Philippines, para makita ang kalagayan ni Ike Lionel na 8 years old, lumalaki yung tiyan niya, lumalaki yung itlog niya. Ano daw ang kailangan, sabi ng doktor? Kailangan bang operahan? Kailangan bang gamot lang talaga? O pwede pong operahan, pwede rin po. Tapos, pang gamot lang rin po. Pambili po kasi nahihirapan na po siya. So, sige. Titingnan natin si Ike Lionel ngayon sa kanyang ano. Ito siya, no? Paikang-ikang. Halika, B. Ayan po yung tiyan niya, lumalaki, no? Lumalaki po yung tiyan niya. Tapos, yung itlog niya, lumalaki. B, anong nawagan ka? Hingi ka ng tulong? Sabihin mo sa kanila? Hindi siya makapagsalita. Kunti lang. Anong mga sasabihin niya? Sorry, kagong. Sabati kagong. Gong, sige lang gong. Si Ike Lionel para sa kaalaman natin, no? Hindi siya ganun pala, may diferensya rin sa pananalita, no? Parang slow learner, no? Parang matag... Anong mga lingwahe? Ito, nahihirapan siya magsalita ng maayos. B, ano gusto mong hingin? Sakit. May sakit ka. Ayan po yung ano niya, yung tiyan niya, dumalaki, no? Parang makikita na yung mga ugat na ano. Sa mga may ginintuang puso, sa mga kasimanwa naman sa Libertad, mga kaibigan, sa mga gustong tumulong, no, nandito si Ike Lionel,
na umaasa ng ating tulong para mabili yung kanyang mga gamot na pangailangan para siya ay gumaling. So sa ngayon, yung nanay niya pumunta sa bayan para bumili ng gamot. So para gumaling. Anong naramdaman mong sakit? Pitoy. Pitoy. Ang pitoy na gid no, nagabahol. Kaya paika-ika siya kung maglakad kasi hindi pwede na ano kasi yung itlog niya lumaki talaga ng gusto. So yan. So B, ikaw nawagan ka. Ano ngayon ni mo? Ngayon ka buli kita na. Sigurin ko ngayon. Walta. Para sakit. Para para sa sakit, mabakal ang bulong para sa sakit. Mamayad. Mamayad ikaw. Gusto ni mo mamayad? Oo. Sige taw gisan da ko na. Ma'am, siya. Ma'am, mamayad. Buligya ko bala. Buligya ko. Baka bulong. Buligya ko. Tigilan ko. Baka bulong. Bula ng pugong. Sige, B. Sabihin mo sa kanila, papasko naman. Sana may magbulig. Hindi makaan. Hindi makaan, bayo. Tapos ang balasan na, dali rin. Nawagan ikaw. Hindi nga, bulig rin. Mabulig. Bulong. Mabakal bulong. Yung pagsusumamo, yung pakiusap ng isang bata na makahingi ng tulong, may pambili ng gamot, damang-dama, no? Yung sa ating puso na kailangan niya talaga yung gumaling. Ano pangarap mo? Gusto mo maglaki ka? Mamayad. Gusto lang talaga ng bata ni Aikil Yunel na gumaling siya. May pangarap ka ba? May gusto ka ba sa buhay? Ano gusto mo? Gusto mo magpulis? Anong gusto sa may magbalik ka? Pulis. Gusto niya magpulis. So kailangan niya gumaling sa sakit. Kaya nananawagan ng tulong. Ma'am, ikaw na magsalita, ma'am, para sa kanya, ma'am. Sige. Good po. Umingi po ako ng tulong para sa kapatid ko para madaling gumaling. So, sa mga nakapanood ng aking video na to, sa mga nakakilala, sa mga kaibigan, kamag-anak, kami po ay kumakatok sa inyong puso na kung sino man ang may mga ginintuang puso na gustong tumulong, pwedeng mag-direct na magpadala sa pamagitan ng cellphone number. Pangalan, ma'am? Pangalan ko pa ay Liam Mabel Miana. Yung number po ay 09397-09007. Salamat po. Paulitin mo, ma'am. Bagalan mo yung pag-mention ng pangalan mo. Ako po, si Lia May B. Alminyana. Lia May Alminyana. Alminyana, spelling ng Alminyana. E-L-M-I-N-A. N-A po. N-A. So, Alminyana. Okay. So, yan po. Yung cellphone number 09-09397-09007. So maraming salamat at pwede rin kayo sa pamamagitan ng Tumaka Mobile Services offered sa akin po, pwede rin ipadaan ng tulong ninyo upang maihatid natin dito kay Lionel Alminyana sa pamamagitan ng aking contact number Glenn Ayan Tumaka 0917-896-7986. So ma'am, Abby, sa katapusan, ano gusto mo? Pa-thank you ikaw sa mga nagabuli. Thank you. Tudong ito. Thank you. Salamat, ma'am. Gusto. Mayad. So, God bless. Maraming salamat. At God is so good all the time. Thank you.